Pagbasa ng salita ng Diyos ayon sa unang aklat ni Samuel. Nang bumalik sila matapos patayin ni David ang Pilisteo, naglabasa ng mga babae sa lahat ng lungsod ng Israel para salubungin si Haring Saul ng may awitan at sayawan. May masasayang kantahan, may mga tamburin at alpa. At inawit ng mga babaeng kakasayahan, napatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Diba at itong ikinagalit at minasama ni Saul. At sinabi, kay David nila ibinigay ang laksa-laksa. Pero libo-libo lamang ang sa akin. Ang paghahari na lamang ang wala sa kanya. Mula noon, sumama ang naantingin ni Saul kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunda, mga kapatid, na ringgan natin ang pagkasama ng loob ni Haring Saul kay David dahil ibinigay ng mga tao, ng mga Israelita, ang libo-libo, ang laksa-laksa kay Haring David. Ibig sabihin, nainggit, na insecure si Saul, si Haring Saul kay David. Marami sa atin nararanasan sa araw-araw natin buhay ang pagiging inggit, naiinggit. Hindi man natin aminin, naiinggit tayo sa mga iba na nakakakuha o nakakatamasa ng magandang buhay, magandang trabaho, magandang asawa, magandang mga bagay-bagay sa buhay. Aminin man natin o hindi, nararanasan natin yan araw-araw. At minsan, dumadating tayo sa punto na ikinagagalit pa natin ito. Ikinasasama pa natin ang loob ang ating pagkainggit sa iba. Ang aral sa atin ngayon ng ating pagbasa, naway ang Panginoon ang tingnan natin. Panginoon ang sundan natin. Na kahit kailan, hindi nagtanim ng insecurity sa kanyang loob, sa kanyang puso, ng ating Panginoong Jesus. Bagkus, ibinigay niya ang kanyang sarili sa iba. Diba? Sa atin na makasalanan. Ganun din po nawa ang ating mga disposisyon sa buhay. Huwag natin tingnan kung ano ang meron ng iba. Kung bagkus, tingnan natin kung anong meron tayo na pwede nating palaguin, pwede nating pagyamanin sa buhay. Hindi lang mga kayamanan, pwede rin po itong pag-uugali, yung mga mabuting pag-uugali natin, pwede nating pagyamanin sa araw-araw. Pwede nating ibahagi sa iba. Ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating pagmamahal sa ating pamilya, pwede din natin ibahagi sa iba. Yun lamang po, iiwasan lang natin ang ating iisipin ay yung ating mga pangsariling kagustuhan. Alam ko po, mahirap gawin. Ngunit, sa tulong at awa ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos Ama, sa gabay ng Espiritu Santo, makakamtan natin ang ating layunin na magbigay ng sarili sa iba at hindi iwasan at huwag mainggit, huwag ma-insecure sa iba. Dahil tayo ay may kanya-kanyang biyaya na ibinibigay ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya ipanalangin natin ang isa't isa na makaiwas sa pagkainggit, sa pagka-insecure sa iba. Pagkos, manatiling mababa ang loob at mapagbigay sa ating mga kapwa. Amen. Ating pundarasaliin ang Abaginarong Maria bilang pagpupugay sa ating mahal na ina, ang mahal na Birhing Maria. Abaginarong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumaya sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalaman kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunda. Amen.